shirk o ang pagtatambal sa kaisahan ng Allah, ang siyang kasalanan na hindi pinapatawa ng Allah ng kapatawaran. Sapagkat ito ang kalapastanganan sa kanyang pagkapanginoon. Ang pinakamalaki sa lahat ng mga kasalanan. Batay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Nisa, sinabi niyang, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika limay yasha. Wa may yushrik billah faqad iftara ithman 'azima." Suratul Nisa. Na ang ibig sabihin nito, katotohanan ang Allah ay hindi niya pinapatawad ang kasalanan, tambalan siya. Subalit, kanyang pinapatawad ang mga kasalanang maliban dito sa kanino mang nais niya. Kaya, ang sino mang nagbigay ng katambal sa Allah, sa katunayan siya ay gumawa ng napakalaking kasalanan. Tulad ng sinabi ko, ito ang siyang pinakamalaki sa kasalanan na nagagawa ng tao. Kaya nga naman, walang kapatawaran ang kasalanan ito sa kabilang buhay. Kundi, ang lahat naman ng kasalanan dito sa mundo ay may pagkakataong pagsisisihan ng tao. Sa kabilang buhay, ang ibang kasalanan ay maaring patawan ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa shirk o pagtatambal. Sa sinabi niyang kanyang pinapatawad ang mga kasalanan maliban dito sa kanino mang nais niya. Ang ibig sabihin nito, sa kabilang buhay, ang mga tao ay magiging tatlong grupo. Ang unang grupo, sila yao mga taong papasok sa paraiso nang hindi na idadaan sa pagsubok o pagsusulit. Sila ay papasok sa paraiso nang tuloy-tuloy. Ang ikalawang grupo ng mga tao ay ang papasok sa impyerno nang tuloy-tuloy. Sila yao mga taong namatay na dala ang kasalanang pagtatambal sa Allah. Hindi nila napagsisihan. Kaya ang lahat ng nakapagtambal sa Allah ay papasok sa impyerno ng tuloy-tuloy. Hindi na idadaan sa pagsusulit. Sa kadahilan ng nagawa nila ang pinakamalaking kasalanan at kahit paman sila ay nakagawa ng malalaking kabutihan, ito ay walang kabuluhan sa kanila. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa surat Az-Zumar, sinabi niyang, "Lain ashrakta, layahbatanna amaluk, wala takunanna minal khasirin." At kung ikaw o Muhammad ay nakagawa ng pagtatambal sa kaisahan ng Allah, ang lahat ng gawain mo ay mawawalan ng kabuluhan at ikaw ay mapapabilang sa mga talunan. Sa sinabi niyang ang lahat ng mga gawain ay mapapawalan ng kabuluhan. Kaya ang isang mapagtambal sa kaisahan ng Allah, kung siya'y namatay at hindi niya napagsisihan ang kasalanan ito, kahit paman nakagawa siya ng malalaking kabutihan, hindi ito magbibigay sa kanya ng kapakinabangan sa kabilang buhay. Kaya siya ay mananatili sa impyerno. Ang ikatlong grupo ng mga tao ay ang mga taong nakilala at sinamba ang Allah. Alam nila kung sino ang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sinamba nila. Sila ay nagdarasal na limang beses sa isang araw
at ng mga iba pang uri ng pagsamba, kaya lang sila ay nakakagawa ng mga kasalanan. Maliban sa kasalanang pagtatambal. At dahil dito, batay dun sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kanyang pinapatawad ang kasalanang liban sa shirk, sila ay mapapasa ilalim sa kapasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maari niyang patawarin sa kanila at maari naman ding hindi. Kaya dahil sa kawalan ng shirk ang kanilang mga gawa, sila ay maaring papapasukin sa impyerno at pagdusahan ang kanilang mga nagawang kasalanan. Tatagal sila doon kung gaano karami at kalaki ang mga nagawa nilang kasalanan liban sa shirk, ngunit sila ay papapasukin din sa paraiso. Meron din naman mga taong nakagawa ng kasalanan at dahil sa lawak ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay patatawarin sa kanila at hindi na sila idadaan sa pagsubok dahil patatawarin sa kanila ang mga nagawa nilang kasalanan at dahil nga sila ay sumasamba sa tanging nag-iisang Allah. Ito ang magiging hantungan ng mga tao sa kabilang buhay. May mga taong papasok sa paraiso nang wala nang pagsusulit. Sila yung mga taong nakilala ang Allah at sinamba. Itinaguyod ang limang haligi ng Islam at isinabuhay ang anim na haligi ng pananampalataya. Tunay na napaka laking kasalanan ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Luqman, sinabi niyang, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. At tandaan nang sabihin ni Luqman sa kanyang anak habang ito'y kanyang pinangaralan, o aking anak, wag na wag kang magbigay ng katambal sa Allah sapagkat ito ang pinakadakila at pinakamalaki sa kasalanan. Matutunghayan natin sa isa sa mga nasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pagtatambal sa Allah. Sinabi niyang ayon sa naisalaysay ni Muslim, man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar, rawahu Muslim. Na ang ibig sabihin nito, ang sinumang namatay nang hindi nakapagtambal sa Allah ng ano paman, siya ay makakapasok sa paraiso. At ang sinumang namatay na nakapagtambal sa Allah ng ano paman, siya ay makakapasok sa impyerno, waliyadu billah. Kaya mga kapatid, itakwil natin ang mga Diyos-Diyosan at tayo ay sumamba lamang sa nag-iisang Allah dahil siya lamang ang tanging nag-iisang tunay na Diyos na pag-ukulan ng lahat ng uri ng pagsamba. Upang sa gayon ay mailigtas natin ang ating sarili dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay.